Patay sa sunog ang isang empleyado ng bodega sa Giginto, Bulacan. Ang biktima nakalabas na pala ng warehouse pero bumalik pa para isalba ang kanyang mga naiwang gamit. Nasa front line ang balitang yan, si Hannibal Talete. Malaking apoy at makapal na usok ang gumising sa ilang stay-in na empleyado ng isang bodega sa Giginto, Bulacan, alas 12:30 ng hating gabi kanina. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga naka-imbak na plastic. Ayon sa isang empleyado, nakarinig din sila ng malakas na pagsabog. Dahil po sa anong machine po na sumabog, nung pagising ko sa kasama ko po, paglabas ko po, may apoy na po eh. Yung makina, dali, nagdala ko ng first indicer, wala na, dinamagapan po eh. Nakalikas naman agad ang mga empleyado. Pero si Francis Orbano, bumalik daw sa loob para isalba sana ang kanyang mga gamit. Kanyang pag sumabog, umakyat doon ang mga kasamahan ko. Nakinat pa siya. Bumaba siya eh. Bumalik, bali, kumuha ng mga gamit. Wala ng buhay si Francis na matagpuan kinaumagahan. Tumagal ng halos 3 oras bago dineklarang under control ang sunog. Inaalam pa ang sanhi nito at ang halaga ng pinsala. Nabulabog din ang mga residente sa barangay Paligsahan sa Quezon City nang masunog ang 2 palapag na ancestral house na ito kaninang maghahating gabi. Hindi bababa sa 20 fire truck ang rumesponde. Ayon sa isang kapitbahay, nakaamoy na sila ng usok na sinundan ng sigawan mula sa labas. Ligtas namang nakalabas ng lumang bahay ang 4 na nakatira rito, pati mga alaga nilang aso na ilikas din. Base sa investigasyon, nagsimula raw sa unang palapag ng bahay ang sunog. Umano, meron pong kwarto na may altar at nakita po ng isa sa mga nasa loob na meron pong usok. Gawa po yan sa kahoy po eh. Alam nyo naman po, pag ang kahoy po is flammable po yan. So kaya po yung klase po ng apoy at usok na nakikita nyo ay ganun na lang po siya naglalagablab. Pasado alas 12 na ng hating gabi nang ideklara itong fire out. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.